Magandang araw mga kapalaboy, mga totoo, mga inday, kaway-kaway. Sa araw na to, babalik tayo dito sa farm ni Kuya Johnny na Lapurga. Oh, si Johnny Lapurga na dito sa Ligaya, General Santos City mga kapalaboy. So, sa nakita nyo before, yung video nila, yung about sa onion farming nila. Kasi may nakita tayo dito ngayon na bagong information about sa onion farming pa rin. So yun mga kapalaboy, pag-uusapan natin ito ngayon yung onion nila na direct seedling or bubod at saka yung transfer na pagtatanim. So ayun, pag-uusapan natin, matatanong tayo kay Tatay Johnny kung ano ba yung techniques nila dito. Bakit yung iba, ganun ang ginagawa, yung iba naman, dinadirect nila sabod. Yung iba naman, bakit pa isa-isa yung pagtatanim. So yun mga kapalaboy ha, tingnan natin dito ngayon. Tatay Johnny, ano ba itong sikreto mo dito? Bakit ito yung diskarte mo na ginagawa, yung technique mo? Panimula po pala, ano po yung ano natin, yung similya natin, yung variety ng onion natin? Kung sa Qantas, mas maraming income kaya mas malalaki man siya kontra yung mag-direct ka. Opo. Yung direct man kasi tama-tama lang kalaki. Okay. Pero mas marami talagang harvest nito kung talagang jackpotin ka. Mas mabigat po ano? Oo, mas mabigat. Ano po yung ano po yung variety natin Tatay Johnny? Ito po kasi tingnan niyo mga palaboy, lalaki oh. Super Pinoy man yun siya. Ah, ito po yung Super Pinoy. The same po dito na Super Pinoy doon sa farm niyo po na isa. Oo. Oh. Ayun mga kapalaboy. So yan, ito yung kaibahan. Mas malaki yung kita dito, mas mabigat siya. So mas malaki kaysa doon sa isa na mas marami pero maliit yung magaan yung harvest niyo po. Kuwan lang yun siya yung tama-tama lang siya kalaki yung sa direct. Opo. Malaking kaibahan din ito kay transfer eh. Malalaki siya. Opo. Mabigat. Tapos sa kuwan talaga kung bagsakan talaga, mas mabinta yung transfer ay yung kuwan, yung direct. Kaya tama-tama lang ang size niya. So yung size niya, nasa medium size ako, small. Medium lang siya. So ito talaga, ito pang malakihan eh. Malakihan. So kaya po niya ganito kalaki, yung ganito. Ayan, malalaki. Nag-crack yung kuwan niya. Ito mga kapalaboy, yan, ganyan kalaki. So kakaiba talaga doon sa kabila na farm ni Tatay Johnny kasi maliliit talaga yun siya. So ito malalaki siya. So ito good for ano po ito no, para sa mga hotel, restaurant, gano'n no. Ito yung kumukuha dito. So wala po problema pag may mga buyer na po tayo. May maraming buyer. Ayun. So Tatay Johnny, ano po yung ano nito, pag start nyo po talaga ng tanim, ano pong ginawa natin yung pag start talaga? Preparation tayo sa plot. Tapos paano yung pag transfer natin? Ilang days yung siya bago sa 45 days pwede ka na mag-transfer. Okay po. Tapos, halimbawa nag-ano po kayo, di ba? Gagawin niyo po, isa-isahin niyo po ilalagay. Ano po dat ginalagay po ba ito sa seedling tray? Hindi na po. Ano yung paglagay natin? Saan po nilalagay? I-plot natin tapos isimilya tapos pag abot ng 40 days o 45 days. Bunutin lahat. Okay, bunutin lahat yung patulad dun sa inyo po, ganun, sinabon nyo isa-isa. Pero yun, binubunot lahat. O kung transfer eh. Transfer natin. Kung kwan, yung ganun na kwan na pabayaan mo na lang siya maglaman, yun ang direct siya. Direct na siya nun. So yung size na talaga, hindi siya kalakihan katulad nito na tinransfer natin. Ito kasi, parang madalang tignan kasi transfer eh. Mm-hmm. Ang kaiban itong transfer eh, saka yung direct, mas malalaki. Okay. Yung kwan talaga, tama-tama lang ang sizes nyo. Okay, matitira. Bago i-transfer, putulan na agad. Opo, ta-transfer natin siya. Bago mag-transfer, puputulan muna natin siya. Gano'ng kataas po yung putol ganito? Ganyan. Okay, so mga ilang inches to? Mga 6 siguro. Oo, 6 inches mga kapalaboy. Ganyan, no? So para hindi siya masira, dito kasi ang mangyayari. Ganito ang mangyayari. Yan yung dahon. Tingnan nyo, nasusunog siya. So kasi ito, pure talaga ito na ano, no? Abisinin naman manifesto, kasi ito, bulugan na itong ganito. So wala na po yan? Hindi, mabinta din ito, tag 20 ang kilo. Sila na maglinis, ganyan. Ganun naman nila. Okay, yan. Tapos kunin yan. Okay. Tapos bandilin naman tag 1 kilo. Kasali na po ito, kasali na. Yan, kinakuha lang yan. So 20 pesos lang po ang per kilo niyan. Dito sa kwan. Sa farm price. Kwan na doon sa palingki. Parang 50 na din. Ayun, so yun mga kapalaboy, no? Papatong talaga yung sa palingki, syempre, para may kita din sila. May kita din so yun, balik tayo dun tayo, no?
kasi na transfer na natin. Ano yung distansya ng bawat ano natin, sibuyas, kasi pa isa-isa, no? Kahit na kol lang siguro. 3 inches. Oh. Oh, 2 inches ay mga kapalaboy, 2 inches, no? 2 or 3 inches depende 'yon sa area niyo, ano, kung ano mas maganda. Kasi itong sibuyas mga kapalaboy, isa lang talaga siya sa puno niya, no? Tulad niyan, isa lang siya, hindi ka tulad ng kamote na marami, yung mga patatas na pag tinanim mo siya, dadami siya. Pero itong sibuyas, isa-isa talaga 'yan, 'yan. Iyan 'yan talaga yung ano niya. So 'yan mga kapalaboy, ah, tingnan niyo pag ano, hinarvest nila. Yan, pag malapit na siyang i-harvest, kasi itong area na to, malapit na po to, no? Pag ano, 45 days, transfer dito. Pits out, so, hindi na ito. Tapos bago siya, after po ng transfer natin sa 45 days, ilang days pa po bago siya i-harvest? Mga 55. Oh, so after 55 days harvest na, 90 days, mga 100 days po talaga. So mga 100 days mga kapalago, balaboy, pera na yung sibuya. So patay na tamaan yung... Wala. Wala. Ano pong best time na pag nagabuno ito? Umaga po ba o hapon? Alas 3. Hapon talaga mga kapalaboy. Kasi pag halimbawa basa pa, dry na siya. Babay. Dapat dry na siya yon. Kasi pag nabasa pa po yung mga dahon, pag natamaan ng abuno, masisira, no? Maglata. Ayun, maglalata siya mga kapalaboy. Kasi pag basa, natamaan siya, lalata. So the best time is afternoon, siguro mga 3. Ayun. Basta wala pang basa na ulan. Halimbawa po, paano po yung pagdilig dito? Different po sa ano, the same lang po ba dun sa direct seedling tsaka sa transfer? Pareha lang, kaya magpatubig galing sa kanal. Ayun, kasi may ano, irrigation sila kapalaboy dito sa gitna talaga, no? Kita nyo yung beds nila. Ganun man lang tubig. So hayaan lang siya, no? Oo. Ayun, so dapat wag lang masobrahan din ng tubig kasi pag nasobrahan, hindi siya lalaki. At ayun mga kapalaboy, no? So nagtataka kayo kung magkano ba yung gastos doon sa kabila sa direct seedling tsaka sa transfer. Kasi yun, kasi yung direct mas, medyo less ang labor noon kaysa dito na ano ka magta-transfer ka. So may effort talaga, may labor, mas magastos. So magkano yung magagastos na limbawa doon tayo sa area mo na yun? Mas maliit ang gastusin yung direct. Mm-hmm. Ito kasi yung transfer. Isa-isa kasi ano, yung dalawang lata mo isang dalawang araw yan na transfer. Ayun. Mga magkuha ka suro, 6 na tao. 6 na tao, para matapos. 300 ang araw nila. So yun, so dalawang araw, 300. O, magkano yun? 600. Sa 5. Oo. Dalawang araw. Oo. Tapos kain pa nila. So 1-8, 3-6, kain mo pa. So mas malaki talaga gastos dito. Pero mas malaki yung kita pag natutukan mo talaga itong transfer. Mo. Nalagaan mo siya mabuti mga kapalaboy. So kasi doon sa isa kasi maliliit siya. Yung ito malalaki na size. So maliliit 'yon, maliit yung gastos. Pero hindi din siya ganoon kagad malaki din yung kitaan. Pero may kita din naman po. Mas na kung depende kung tumama ka talaga na naglaman lata talaga yung sibuyas mo. Mas maganda po. Ayun mga kapalaboy. 'Yun ang tiktik natin dito sa direct seedling tsaka sa transfer. Ayun mga kapalaboy. So yun tayo, Tatay Johnny, magtatanong tayo para malaman ng mga ka-viewers natin kung ano yung, sa tingin nyo po, ano po yung mas maganda? Yung direct o yung pagta-transfer? Pero sa akin lang talaga, yung gusto ko talaga, kaya ako man na subuka, matagal naman din ako nagsisibuyas. Mas gusto ko yung direct. Ayun, pagsasabot po, diretsyo na. Kaya ito kasi, kung bagsak ang kwan niya, mahirap na ibinta ang malalaki. Mm-hmm. Yung sizes lang, mas dali na mabinta. Yung maliliit? Oo, yung sizes lang. Ayun, mga kapalaboy. Ito, mag-google ka na naman kasi ng... Panahon, oras, pera, ganun. Labor cost, mga kapalaboy. Yun, pagtanim mo, naghihintay ka na lang ng harvest mo. Oo. O pagka 90 days, o 100 days. Harvest na. Harvested. Ito, sobra 100. Okay. Eh, transfer man siya, magpanibago naman kasi yan siya. Oo. Parang magulit naman siya sa uno. Ayun, mga kapalaboy. So, yun mga kapalaboy, andito tayo sa kabilang area ni Tatay. Ito sa direct seedling niya, pagtanim mga ano. So, Tatay Johnny, titingnan natin yung tanim nyo. Kakaibahan, yung kakaibahan dun sa direct seedling tsaka sa transfer. Transfer. So, ito yung direct seedling, mga kapalaboy. Tingnan natin na, tingnan nyo. Sobrang... dami, yan o. Yan. So mag-harvest na si Tatay sunod na linggo. Yan. So mas, kaya pinili ni Tatay itong direct seedling kasi mas marami din yung
harvesting yan, yung malalaki din, oh, katulad din yung sa kabila, may malalaki din. Yan, oh, yan, sobrang laki, oh. Yan, ganda. So may maliliit, ito yung mga regular size, may malalaki din. So yan, kaya pala gusto-gusto ni tatay ito kasi halos parehas din. Less ang gastos, less ang effort, mas malaki yung kita dito sa direct seedling. Maraming volume. Mas maraming volume yung pag-harvest nito, mas malaki yung kita. Tama po ba, tay? Okay. Ayun, sa-approve tayo dyan, tay. Ayun, mga kapalaboy. Ayun, mga kapalaboy, shout out pala dyan kay Countryside. Countryside Life, no? Maraming salamat sa suporta. At tuloy-tuloy lang po tayo mag-comment down below kung ano pa yung mga susunod nating mga video. So, ayun, maraming salamat po. At God bless, mapagpalang araw. Ayos.